Aswang! Aswang! Sobrang init na pakiramdam ko. Ano ba nangyayari sa akin? Ito ang bagay sa'yo, bastos ka! Babae? Wala naman po ako nakakaaway na babae ah. Itigil niyo na ang pangkukulam niyo sa asawa ko. Akin na ang manikang yan. Akin na! Magandang tanghali po, Miss Clore. Nakaka-relate po kasi ako sa mga kwentong aking napapakinggan. Dahil minsan ay nakaranas din ako ng kakaibang karanasan na hindi ko makakalimutan kailanman. Taga Sikihor po ako. At ang kwento ko po ay base na rin sa mga ipinagtapat at ikinwento ng mga taong nasasangkot dito. Kaya malinaw kong maishishare sa inyo ang lahat ng mga nangyari. Ako po si Jenny. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Talaga ba, mahal? Payag ka nang magbakasyon tayo kina Inay sa Sikihor? Kahit isang linggo lang para naman makilala ka rin nila. Oo, mahal. Para makita at makilala ko rin sila. Mula kasi na magsama tayo, hindi ko pa rin nakikita at nakikilala ang biyenan ko. Nako, mahal. Sinasabi ko sa'yo, mabait ang nanay ko. Sigurado magkakasundo kayo nun. Eh di mabuti kung ganun. Makikita niya na rin yung kanyang apo. Eh kailan mo nga bang planong umuwi sa inyo? Okay lang ba sa'yo sa Makalawa? Magbiyahe na tayo. Sabik na din akong makita si inay eh. Eh siya, sige. Bumili na nga rin tayo na pasalubong para sa nanay mo. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng aking asawa na si Obet. Kaya naman ang araw ding yon, namili na kami sa palengke ng mga ipapasalubong namin kay inay at sa aking mga kapatid. Tapos nagbook na kami ng tiket sa bus, night trip ang pinili namin para umaga kaming darating sa aming baryo. Mahal, mga 10 oras ang biyahe pa uwi sa amin ha, baka mainip ka. Ayos lang yun mahal, kaya lang, medyo kinakabahan ako eh. Ngayon ko lang sila makikita, baka hindi nila ako magustuhan. Nako mahal, mabait yun si nanay. Sigurado ako magugustuhan ka nun. Sana nga mahal, para ma-enjoy naman natin yung bakasyon no? Hindi nagtagal ay napuno na ng pasahero ang bus na aming sinasakyan. Kaya naman lumakad na ito. Kagaya ng inaasahan ay naging mahaba ang aming biyahe. Umabot ng halos 11 oras bago kami nakarating sa aming baryo. Papasikat na ang araw nang makarating kami sa aming bahay at makita ang aking ina at mga kapatid. Nay, kumusta na po kayo? Ang tagal nating hindi nagkita. Ayos naman ako, anak. Mabuti naman at nakarating kayo ng maayos. Siya nga pala, Nay. Si Obet po ang napangasawa ko. Ito po ang anak namin, si Eliza. Mano po, inay. Inabot naman ni inay ang kamay kay Obet kaya nagmano ang aking asawa. Tapos binalingan ni inay ang aming anak na si Eliza. Bagamat nakangiti si inay, parang matabang ang pakikiharap niya kay Obet. Parang naiinis siya. Kaya ang atensyon niya ay binaling sa aming anak na si Eliza. Ang cute-cute naman ang batang ito. Mukhang kamukha ni Lola ah. Oo nga po, Nay. Kamukha niyo nga ho yung batang yan. Eh, siya nga pala, inay. Meron kaming pasalubong sa inyo. Nabili kami ni Jenny. Nako, salamat anak. Eh Arlene, kunin mo nga tong pasalubong ng Kuya Obet mo. Opo, Nay. Kuya, akin na yung mga dala nyo. Oh Arlene, ikaw nang bahala dyan ha. Meron din kaming pasalubong ni ate mo para sa'yo. Salamat po, Kuya. Ate Jenny. Wow naman, dalaga ng kapatid ko ah. Payakap nga. Ikaw din ate, gusto ko itang mayakap. Namiss kita eh. Ang tagal mong hindi nakauwi dito sa atin. Ay Obet, baka naman pinababayaan mo itong mag-ina mo ha? Abay kung hindi mo kayang buhayin at hindi mo na mahal ang anak ko eh. Isoli mo na lang na maayos dito sa akin. Naku po, hindi po. Hindi ko po sila pinapabayaan inay. Mahal na mahal ko pong inyong anak. Wala po akong hangad kundi mapasaya lamang siya at mabigay yung gusto niya kaya po ako nagsusumikap. Mabuti naman kung ganon. Kasi mahal na mahal namin yung si Jenny.
At pinangarap ko talaga na magkaroon niya ng maayos na buhay. Huwag po kayo mag-alala, inay. Nagsusumikap naman po ako para maibigay yung pangangailangan nilang mag-ina. Hindi ko alam ang pakiramdam ko ngayong nagkaharap na ang aking inay at ang aking asawa sa unang pagkakataon. Naisip ko na sana magkasundo sila para mabawasan na ang aking alalahanin. Kaya naman pinilit kong alisin ang mga negatibong bagay sa aking isipan. Umasa na maging maayos ang pagtanggap ni inay kay Obet. Inay, nasan nga po pala si Kuya Nardin? Nako! Ayon! Bumili ng lambanog kasi nalaman nga na uuwi ka at kasama mo ang napangasawa mo. Alam mo naman ang isang yon mahilig sa inuman. Ah, ganun po ba, Nay? Nako, mahal. Papapalaban ka yata ng inuman sa kuya ko, ah. Malakas pa naman uminom yun ng lambanog. Tipid na ngumiti lang si Obet, Miss Clare. Pero ang kanyang mga mata, nakapako kay inay. Paano nga ay nakita ko na panay din ang tingin sa kanya ni inay na para bang inaalam ang buo niyang pagkatao. Kaya naman nang magtungo sa kusina si inay, bumulong sa akin si Obet. Mahal, ganun ba talaga tumingin yung nanay mo? Abay, para akong kakainin ng buhay eh. Ikaw naman, mahal. Dapat masanay ka na sa nanay ko. Ganun talaga siyang tumingin, lalo na at ngayon ka lang niya nakita. Pero mabait yan. Nakakailang kasi. Kinakabahan tuloy ako. Hindi ko alam kung anong iniisip ng nanay mo. Ano ka ba, mahal? Huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako eh. Mabait ang nanay ko at saka yung mga kapatid ko. Basta makita lang nila na masaya ako, masaya na rin sila. Oo naman. Lahat naman gagawin ko para lang maging masaya ka, no? Alam mo yun, di ba? Yun nga ang sabi ko kay inay. Kaya alam ko matutuwa din siya sa'yo. Kaya huwag ka nang kabahan dyan, ha? Alam ko naman na makakaya mo silang pakisamahan. Ikaw pa ba? Oo, basta mahal mo, mahal ko na din. Hindi nagtagal ay dumating ang nakakatanda kong kapatid na si Kuya Nardin. May dala na isang galon ng lambanog. Tuwang-tuwa siya nang makita ako dahil ilang taon din kaming hindi nagkita. Mambihira ka, sister. Nang umalis ka dito sa amin eh, nag-iisa ka. Pagbalik mo, tatlo na kayo ah. Oo nga, kuya eh. Kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. O eto, pogi pa din hanggang ngayon. O eto na ba yung naging bayo ko? Oo, kuya. Si Obet, ang napangasawa ko. Abay, ayos ka bayo ah. Nakuha mo puso nitong kapatid ko eh, sobrang pihikan pa naman ito sa lalaki. Oo nga, kuya. Nakuha ko sa tiyaga. Saka mahal ko din naman talaga to si Jenny. Gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Mabuti naman kung ganun, Obet. Ay siya nga pala. Bumili ako ng lambanog na malaman ko na uuwi kayo. Saka meron na rin akong kinatay na itik, ha? Para gagawin natin pulutan mamaya. Eh ano ba? Kumakain ka ba ng itik? Oo naman, kuya. Kahit na hindi ako umiinom, basta para sa'yo, iinom ako para maging masaya tayong lahat. Ayos! Ubusin natin to isang galon ng lambanog, ha? Mag-celebrate tayo! O diba? Sabi ko naman sa'yo, mahal eh. Mababait yung mga kapatid ko tsaka si inay. Oo, mahal. Sa palagay ko nga, magiging maganda yung bakasyon natin dito sa inyo. Nagkatawanan na lang kami ni Obet, Miss Clare. Tapos ay inihanda na ni Kuya Nardin ang inumin at ang pulutan. Kaya naman si Obet ay pinaupo ko na doon katabi ko. Kaharap namin si Kuya Nardin. Nagsimula kaming uminom ng lambanog. Maraming kwento si Kuya Nardin sa ilang taong pagkawala ko sa amin. Grabe, kuya. Ilang taon din akong hindi nakatikim ng lambanog ah. Ngayon nandito ka, sis. Magpakasawa ka. Kung maubos natin yan eh, bibilulit ako ah. Marami akong kakilala na nagtitinda ng lambanog. Bayawa ko din, iinom din. Kahit hindi naman ako masyado umiinom, magpapakalasing talaga ako kasi nandito ka na, bayaw. Binsan lang to, bayaw. Kaya sulitin na natin. Huwag kang mailang sa akin ha. Ang mahal lang aking kapatid, mahal ko na din. Salamat kuya ha, sa pagtanggap mo dito kay Obet. Gaya nga na sinabi ko, sis. Ang sino mang mahal mo,
mamahalin ko rin. Salamat kuya. Pangako, lahat ng paraan gagawin ko mapasaya ko lang ang kapatid mo si Jenny. Magiging mabuting asawa ko sa kanya. Yun ang dapat mong gawin, Bayaw. Yung maging masaya si Jenny at ang inyong anak. Nako, masaya naman ako, kuya. Mabait at responsable yan si Obet. Maya-maya ay nagulat ako nang dumating si Emil. Dati kong masugid na manliligaw. Kabilang si Emil sa pamilyang mayaman sa aming lugar. Gustong-gusto niya ako kahit ilang ulit ko nang tinanggihan ang kanyang pag-ibig. Kahit may anak at asawa na ako, patuloy pa rin siyang nangangarap na makuha ang pag-ibig ko. Magandang araw, Jenny. Kamusta? Tagal na din natin hindi nagkita. Emil? Sino nagsabi sa'yo na nandito ako? Sabi yun na nanay mo. Nagkita kami sa palengke kahapon at sabi niya darating kang araw. Kaya ayun, pinasyal lang kita dito. O ano, kamusta ka na? Ayos lang naman. Siya nga pala, asawa ko si Obet. Ah, siya ba yung asawa mo? Kamusta pare? Oo pre, ako yung asawa ni Jenny. Mabuti naman ako. Ikaw ba? Kamusta? Ayos lang ako pre. Siguro magandang buhay mo no? Meron ka rin kotse at malawak na lupain. Kaya ka siguro napili ni Jenny no? Sa mga sinabi ni Emil, hindi nakakibo si Obet. Napatingin lang siya sa akin na parang nainsulto sa mga tanong ni Emil. Kaya naman ako na ang sumagot kay Emil. Oo naman Emil, lahat ng sinabi mo meron nun si Obet kaya ako siya nagustuhan. At saka higit pa doon ang meron siya. Kaya masayang masaya ako dyan kay Obet. Ah, ganun ba? Ang swerte mo naman pare at ikaw yung napili ni Jenny. Alam mo bang taon ang binilang ng panliligaw ko dyan pero walang nangyari? Eh ganun talaga ang buhay pare. Hindi naman lahat ng pagkakataon eh makukuha natin yung mga bagay na gusto natin. Meron talagang pagkakataon na talagang mabibigo tayo. Ay siya, halika na. Maupo ka na't mag-inuman na tayo. Sige, para kwentuhan naman tayo. Matagal na din ako hindi nakakainom eh. Sige Emil, upo ka. Obet, mahal. Puntahan ko lang si inay ah. Eh sige na mahal, kami na bahala kay Emil. Matapos kong magpaalam kina Obet ay kaagad akong nagtungo sa kusina kung saan naroon ang aking inay at ang nakakabatang kapatid na si Arlene. Nakaramdam ako ng pagkainis kay inay. Nay naman eh, ba't nyo naman sinabi kay Emil na dadating ako ngayon? Alam nyo naman na makulit ang lalaking yun, di ba? Ilang ulit ko nang binasted yun eh, tuloy pa din sa paniligaw niya. Kasi nga eh mahal ka niya, kaya ganon. Saka ano namang masama kung papuntahin ko siya. Dati naman kayong magkakilala ah. Iba na kasi ngayon, Nay. Meron na akong asawa. Nakakahiya naman kay Obet. Aba, Jenny. Hindi mo pa nagiging asawa yang si Obet eh. Bumibisita na dito yang si Emil. Bisita ko siya ngayon kaya hindi ka dapat ganyan. Nay naman, alam ko naman ang dahilan eh kung ba't nandito yan. Alam mo naman na matagal ko nang gusto si Emil para sa'yo. Kasi nga kung siya ang naging asawa mo, sigurado ako magkakaroon ka ng maayos na buhay. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Nay. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pera ang makakapagpasaya sa buhay ng tao. Kaya huwag niyo nang ipilit sa akin yang si Emil. Hindi ko talaga yan gusto. Aba eh, hindi ko siya pinipilit sa'yo. Siya ang may gusto na patuloy kang mahalin kahit may anak at asawa ka na. Patuloy umaasa yung tao eh. Eh kung magiging siya lang po ang dahilan para mag-away kami ni Obet, hindi na lang kami magtatagal dito. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba magbabakasyon ka ng isang linggo dito. Yun nga ho sana ang plano ko, Nay. Eh kaya lang kung palagi naman pupunta dito yung si Emil, eh baka mag-away lang kami ni Obet. Eh yun yung ayokong mangyari. Eh kung ganun eh, talaga palang mas mahalaga sa iyo yung asawa mo kaysa sa amin. Hindi naman sa ganun, Nay. Eh kaya lang akala ko naman tanggap nyo na si Obet bilang asawa ko. Kaya nga ako umuwi para makilala nyo siya. Isa pa, nasasabik din ako na makasama kayo. Biglang nagbago ang tono ng boses ni inay. Biglang naging mahinahon ulit siya. Hinawakan ako sa balikat.
Tapos ngumiti siya ng bahagya habang nakatitig sa akin. Tanggap ko naman ang asawa mo, anak. Kaya lang ang kinabukasan mo ang iniisip ko. Kung si Emil ang naging asawa mo, sigurado lahat tayo giginhawa. Oo, Nay, naiintindihan ko naman yung sinasabi niyo. Eh pero kung hindi ko naman mahal si Emil, hindi rin ako magiging masaya. Hindi rin ako magiging mabuting asawa sa kanya. Asya, sige na. Huwag na nating pagtalunan yan. Matagal tayong hindi nagkita, kaya dapat maging masaya tayo. Eh yun din naman ang gusto ko, Nay. Niyakap ako ni Inay sabay sabi na manatili kami doon ng isang linggo para maging maayos ang lahat. Para lubos niyang makilala ang aking asawa na si Obet. Baka daw ganun lang siya kasi hindi pa kilala ng lubusan ang pagkatao ni Obet. Eh pasensya ka na ha, anak. Siguro nga eh sobra akong nag-aalala kaya ganito ako. Eh pero kung makikilala ko naman ang matagal yang si Obet, siguro magiging maayos din ang lahat. Salamat naman po kung ganun, Nay. Mabait po talaga yang si Obet. Mahal na mahal niya ako. Ginagawa niya nga lahat para mapasaya ako eh. Eh, sige na. Puntahan na natin sila doon at para makisaya na din tayo doon. Sumang-ayon naman ako kay Inay Miss Clar. Lumabas na kami ng kusina at nagtungo sa salas kung saan naroon si na Kuya Narding, Obet at Emil na patuloy na nag-iinuman. Tumabi ako kay Obet at si Inay naman ay tumabi kay Emil. Ah, Emil! Nakilala mo na ba si Obet? Siya ang asawa ni Jenny. Oo nga po, Inay. Sabi ko nga, napakaswerte ni Obet kasi siya yung minahal ni Jenny. Eh, ganun talaga ang buhay. Ganyan ang pag-ibig. Parang isang laro. Parang karera. Maraming manlalaro pero iisa lang ang mananalo. Nagkataon na eh. Pinahlad itong si Obet kaya ganun. Opo, sportsman naman ako eh. Tanggap ko naman yung aking pagkatalo. Ang hangat ko na lang eh, sana maging masaya sila. Salamat pare at nauunawaan mo kami ni Jenny. Ang makita ko lang na masaya si Jenny, masaya na din ako. Ganun naman talaga kapag nagmamahal eh. Nagpaparaya kung saan masaya yung taong mahal niya. Hayaan mo, Emil. Dadating din ang tamang babae para sa'yo. Kahit hindi yan hanapin, kusa yung dadating kasi mabait kang tao. Lumipas ang mahabang oras ng inuman. Nalasing na ang lahat maliban kay Obet. Noon lang siya uminom, pero hindi pala siya basta malalasing kung lambanog ang iinumin. Papagabi lang, pre. Uwi na din ako. Medyo nalasing na ako eh. Sige, pre. Mag-ingat ka, ha? Eh, ano ba? Hatid pa ba kita sa inyo? Hindi na, paring Obet. Kayang-kaya ko na yung sarili ko. Malapit lang naman yung bahay namin eh. Eh, sigurado ka ba, pre? Eh, sa tingin ko eh, gumigewang-gewang ka na. Mukhang hindi ka na makakalakad ng diretso eh. Oo, pare, kaya ko pong umuwi. Pero bago umalis eh, gusto ko lang sabihin sa'yo na alam mo ba dito sa amin eh, usong-uso yung aswang at marami ding mangkukulam. Talaga ba, pare? Maraming aswang at mangkukulam dito? Nakakatakot naman pala dito sa lugar nyo. Oo, kaya mag-iingat ka pre ha. Dayo ka pa naman dito. O paano, alis na ako pare ha. Ingat ka palagi. Ikaw talaga, Emil. Tinatakot mo naman itong si Obet. Eh sige na, umuwi ka na at baka mabiktima ka rin ng gumagalang aswang. Oo nga, Emil, umuwi ka na. Gabi na eh. Mag-iingat ka ha, madilim pa naman. Ay siya, sige, alis na ako. Tulog na si Kuya Narding eh. Tsaka okay lang ako. Bilog naman yung buwan. May tanglaw naman akong dadaanan eh. Nang mapansin ko ay tulog na sa upuang naroon si Kuya Narding dahil sa kalasingan. Nang makaalis si Emile ay nagtungo naman si Inay sa kanyang kwarto para magpahinga na din. Mahal, halika na. Pahinga na din tayo. Medyo nahihilo na ako eh. Naparami yata yung inom natin ng lambanog. Sige mahal, mauna ka na. Dito na lang muna ako. Parang hindi pa ako nalasing eh. Busing ko lang to ah. Eh sige,
Sumunod ka na lang sa kwarto ha, kapag gusto mo na magpahinga. Ay siya, sige mahal ko. Sunod na lang ako maya-maya. Nahihilo na ako kaya nagpunta na ako sa kwarto, Miss Clore. Nakita ko natulog na ang aking anak na si Eliza. Kaya naman tinabihan ko na lang siya. Nang mga pagkakataon namang yon ay naglakad sa kadiliman ng gabi si Emil. Napansin niya ang bilog na buwan. Tapos ay narinig ang alulong ng aso. Anak ng kalabaw, umaalulong ka ba talagang aso ka? Akala mo naman matatakot ako sa iyo. Hoy! Hindi mo ako matatakot. Kilala ko ang lahat ng mga aswang dito. Subukan nyo lang akong biktimahin. Malalagot kayo sa akin. Talaga ba? Kilala mo ko? Kung ganon eh tatapusin na kita. Aswang? Isa kang aswang? Aswang nga. Akala ko ba eh hindi ka natatakot sa akin? Bakit ngayon eh parang naiihi ka na sa salawal? Nagbibiro lang ako kanina. Maawa ka. Huwag mo akong kakainin. Pwes, hindi ako nagbibiro. Tatapusin na kita ngayon. Hambog ka! Umangil ng malakas ang aswang. Lumabas ang matatalim nitong pangil. Sinugod nito si Emil. Pero bago pa nito masakmal si Emil, isa pang aswang ang dumating na nasaan yung isang malaking aso. Sinugod ang kapwa aswang. Kaya naman naglaban sila ng bangis sa bangis, pangil sa pangil, lakas sa lakas. Hanggang sa manalo sa labanan ang huling aswang na dumating. Lahat ng yon ay nasaksihan ni Emil. Nakatunga nga ka pa dyan. Gusto mo ikaw sunod kong lapain? Hindi po! Hindi po! Tumakbo ka na bago pa magbagong isip ko. Aswang! Aswang! Mabilis na kumaripas ng takbo si Emil para makalayo sa lugar na yon. Nang makauwi ito sa bahay ay takot na takot pa rin. Nagkulong sa kwarto. Pawis na pawis, nakatakulubong ng kumot. Hanggang sa makatulog na siya sa takot. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng aswang. At si Emil marami nang sinasabi. Para na siyang nawawala sa sarili, Miss Clore. Iyang aswang? Pinatay din ng isang aswang? Nagpatayan sila? Anong ibig mong sabihin, Emil? Nagpatayan ng dalawang aswang dahil sa'yo? Masarap daw kasi akong kainin kaya nag-agawan sila. Nag-away sila. Nagpatayan sila dahil sa akin. Nanalo yung isa. Yung huling dumating naawa din sa akin. Kaya hindi niya ako nilapa. Hoy, Emil. Okay ka lang ba? Talaga bang nandito ka kagabi? Nakita mo yung mga nangyaring labanan? Totoo bang aswang ang taong to? Ang dami mo naman tanong, Jenny. Eh, alin ba dun yung sasagutin ko? Dapat iisa-isa lang. Eh, ayos ka lang ba? Para kasing kakaiba ka ngayon eh. Oo naman. Ayos lang ako. Kaya lang di ko talaga makalimutan yung nangyari kagabi. Muti ka na akong makain aswang. Mabuti na lang may dumating na isa pang aswang. Sila yung naglabang dalawa. Pinag-aagawan nila ako. Mabuti na lang inanalong aswang eh. Nabusog na kaya pinabayaan niyo na lang ako makaalis. Pero takot na takot talaga ako. Mabuti naman pala at nakatakbo ka anak. Nako, kung nakain ka ng aswang eh, baka naglaho na din ang aking mga pangarap. Pangarap? Pangarap na ano, inay? Ha? Eh, pangarap ba ang nasabi ko? Eh, nako eh, ibig kong sabihin, kung nakain siya ng aswang eh, baka naglaho na siya dito sa mundo. Oo nga po, pero nakakatakot po pala talaga kapag nakaharap ka ng mga aswang. Angil pa lang nila, sigurado kikilabutan ang buo mong katawan. Nakakatakot pala dito sa lugar niyo, mahal. Meron palang aswang. Muntik na pala makain si Emil, oh. Oo nga, mahal eh. Nung bata ako, naririnig ko na yung mga aswang-aswang na yan. Akala ko nga naglaho na sila sa pagdaan ng panahon. Hindi pa rin pala. Umuwi na tayo, Jenny. Dumadami na ang mga tao dito. Hoy! Sita! Mabuti naman at nakita na kita ngayon. Masisingil na kita. Eto nyo. Sa linggo ko na lang ibibigay. Ano ba naman kayo, Aling Sita?
Sa tuwing nakikita tayo eh, kung ano na lang yung dahilan nyo. Puro ka nalang pangako tapos hindi ka naman tumutupad. Hay Tanya, huwag kang ang iskandaloso. Nakakahiya sa mga tao. Parang hindi ka lalaki. Aba oy, kung marunong ka mahiya, dapat marunong ka rin magbayad. Sa sinabing yon ni Mang Tonyo, nagalit si Inay. May hawak pa naman siyang walis tingting. Kaya naman nang lapitan si Mang Tonyo, kaagad na hinampas ng walis at sinabunutan. Buisit kang Tonyo ka! 500 lang hindi ka makatulog! Aray! Abay anak ng putya! Ikaw pa talaga may gana manakit ha! Ikaw na nga yung may ataso tapos ikaw pa yung ganyan! Nay, tama na! Huwag nyo na siyang patulan. Mang Tonyo, ako na magbabayad ng atraso ni nanay. Ay nako, salamat. Mabuti naman kung ganon, Jenny. Abay ayos naman pala yung timing ko at nandito ka. May magbabayad na sa utang ng nanay mo. Opo, babayaran ko na. Huwag na kayong mag-iskandalo dito ha. Nakakahiya sa mga taong nandito. O eto na po, 500. Salamat, Jenny ha. Alis na ako. Salamat ulit. Mahigit isang taon na kasi yung utang ng nanay mo eh. Wisit ka talaga. Nasa akin na naman ang isang pirasong buhok mo eh. Niyaya ko na si nanay pa uwi sa aming bahay. Pagdating doon ay nagkulong siya sa kanyang kwarto. Galit na galit pa rin siya, Miss Clark. May maliit na baul siyang kinuha sa ilalim ng kanyang kama. Isang maliit na manikang basahan ang naroon. Kasama ang mga karayom na iba-iba ang sukat at haba. Meron ding panali na iba-iba ang kulay. Naroon din ang kandilang itim. Nagtungo si Inay sa kubo na nasa likuran ng aming bahay. Bastos ka ha! Bibigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Kinuha ni nanay ang manikang basahan. Idinikit doon ang buhok ni Mang Tonyo. Pagkatapos ay sinindihan ang itim na kandila. Tapos ay itinali sa bewang ng manika ang itim na panali. Tapos ay hinawakan niya ng dalawang kamay ang manika at umusal ng orasyon. Impactum abraak tenetomium abraktum impactum. Ito ang bagay sa iyo, bastos ka! Galit na galit si Inay habang hawak ang manika. Pagkatapos ay kinuha ang karayom at itinusok sa tiyan ng manika. Tapos ay hinigpitan ng tali sa bewang ng manikang basahan. Nang mga pagkakataon namang yon ay tumalab na ang pangungulam ni Inay kay Mang Tonyo dahil biglang napatigil sa pakikipag-inuman si Mang Tonyo. Mang Tonyo, ano po nangyayari sa'yo? Sakit ng tiyan ko. Tsaka, parang nahihirapan ako huminga. Eh bakit naman po biglaan yan? Kanina okay ka naman ah. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ako makahinga. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng sobrang init ng katawan si Mang Tonyo. Kaya pala ay itinapat na ni Inay ang manikang basahan sa ningas ng kandilang itim. Sobrang init ng pakiramdam ko. Ano ba nangyayari sa akin? Paring Tonyo, nalalaptos yung balat mo. Ayan o. Ang sakit. Tignan mo, lumalaki po yung uso mo. Para po namamagana. Ang sakit. Kaya pala ay kinukurot na ni Inay ang labi ng manikang basahan. Bumabaon doon ang matutulis niyang kuko. Gigil na gigil siya kaya naman ang uso ni Mang Tonyo. Nagdugo at unti-unting namaga. Yun naman ang pagkakataong pinuntahan ko sa kubo si Inay. Nay? Nay, nandyan ba kayo sa loob? Saglit lang anak. Nagmamadali na iniligpit ni Inay ang mga gamit niya sa orasyon at pangungulam. Pinatay ang kandila at inilagay sa baul kasama ang iba pa, pati ang manikang basahan. Pagkatapos ay itinago ang baul sa ilalim ng papag na naroon. Nay, nasa loob ba kayo? Buksan niyo nga po yung pinto. Oo anak, nandito ako. Bakit ba? Ayos lang po ba kayo, Nay? Ayos lang ako anak.
Huwag kang mag-alala sa akin. Nagpapahangin lang ako dito. Ah, sige po, Nay, ha? Maya-maya sumunod na kayo sa akin. Nakaluto na kami ni Arlene. Sabay-sabay na tayong kumain. Oo, sige. At susunod na ako. Iniwanan ko na si Inay ng mga sandaling yon nang matiyak ko na ayos naman siya. Nagbalik ako sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay sumunod naman sa akin si Inay. Pero pagpasok niya sa bahay, napansin ko na nakatingin siya kay Obet. Isa ka pa. Sinira mo ang mga pangarap ko kay Jenny. Kapag mawala ka sa buhay niya, magkakaroon ng pagkakataon si Emil. Nay, may sinasabi ba kayo? Halika na, kakain na. Aha, wala. May narinig ka ba? Eh, para kasing may binubulong kayo na eh, habang nakatingin kayo kay Obet. Ah, ang sabi ko eh, ang bait ng asawa mo. Nakita ko kasi kanina, sa kanya galing yung pinambayad mo kay Tonyo. Ah, opo, Nay. Para matigil na kasi si Mang Tonyo sa pang-iiskandalo sa inyo. Salamat ha, Obet. Wala pong anuman, Inay. Halika na, Nay. Kain na tayo. Nagtungo na kaming lahat sa kusina para sabay-sabay na kumain. Nang pagkakataon namang yon ay nasa ospital na si Mang Tonyo. Ginagamot na daw ng doktor ang kanyang mga lapnos sa kanyang katawan. Doc, anong findings? Bakit ho ako hindi makahinga kanina? Saka, bakit ho nalalapnos yung katawan ko? Pati ho yung nguso ko namamaga. Marami ho kasing cause kung bakit naging ganyan ang ating balat. Minsan eh dahil sa mga pagkain na kinakain. Minsan naman sa environment natin. Yang nangyari sa inyo parang bulutong tubig. Reresitahan ko po kayo ng gamot. Yun ang ipapahid nyo dyan para gumaling agad. Nang matapos makausap ang doktor, kaagad na bumili ng gamot si Mang Tonyo para sa nalapnos niyang balat. Pero nang gamitin niya yon, sa halip na gumaling ay lalong lumala. Hanggang sa malapnos ang buo niyang katawan. Kaya nang makasalubong namin siya, para na siyang may ketong. Mang Tonyo? Anong nangyari sa inyo? Ba't puro sugat ang buo niyong katawan? Hindi ko alam, Jenny. Para na akong ketongin ngayon. Pinandidirihan at iniiwasan ng mga tao. Kapag nakikita nila ako eh, nagtatakip sila ng ilong kasi nga mabaho yung amoy ng sugat ko. Ayan kasi ang hirap sa'yo. Mahilig kang mang-iskandalo ng tao. Ipinapahiya mo sa karamihan ang mga may utang sa'yo. Eh kaya nga eh. Pinagsisisihan ko na yun. Kaya sana kung ano man to nangyari sa akin eh, gumaling na ako. Ay nako, Tonyo. Maging aral na sa'yo yan. Kapag gumaling ka, magbago ka na, ha? Eh saan ba kayo galing ngayon, Mang Tonyo? Eh galing ako sa albularyo. Sabi niya kaya hindi gumagaling ang sugat ko sa mga pinapahid kong gamot eh dahil nakulam daw ako. Kulam? Eh nakilala ba ng manggagamot ang kumulam sa'yo? Hindi eh. Malakas daw yung mangkukulam. Hindi niya kayang labanan. Hindi matatanggal ang parusang ibinigay niya sa akin. Nako eh, sana gumaling ka na. Maaawa na sa'yo yung mangkukulam, lalo na't ganyan ang itsura mo. Naku, sana nga. Ang dami ko ng perang naubos, hindi pa ako gumagaling eh. Eh siya, sige. Mauna na ako sa inyo ha. Eh siya nga pala, sita. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo dati ha. Eh kalimutan mo na yun, Tonyo. Magpagaling ka ha. Eh sige, ingat. Nagtuloy na kami ni Inay sa palengke pagkatapos noon ay umuwi na kami. Pero si Inay, nagtuloy ulit sa kubo na nasa likuran ng aming bahay. Kinuha mula sa lungga ng mga langgam ang manikang ginagamit niya sa pangkukulam kay Mang Tonyo. Dinungmog ng langgam ang manikang basahan dahil binuhusan niyo ng honeybee ni Inay. Kaya naman ang naging resulta, napuno ng sugat ang buong katawan ni Mang Tonyo. Sapat na ang parusa at hirap ng katawan mo, Tonyo. Nagsisi ka na kaya pinapatawad na kita.
Inalis ni Inay ang mga langgam na kumakagat sa manikang basahan. Inalis ang mahigpit na tali nun sa bewang at pati ang karayom. Ang buhok ni Mang Tonyo sinunog sa apoy ng kandilang itim para tuluyang palayain sa kulam si Mang Tonyo. Nang gabing yon, muli ay isa na namang aswang ang gumala. Nang makita nito ang isang nakataling kambing, kaagad nitong nilapitan ang kambing. Nagpalinga-linga muna sa paligid. Matapos ay hinawakan ng mahigpit ang leeg ng kambing, dahilan para umatungal yon. Kasabay din noon ang pag-alulong ng aso, pero isa pang aswang ang dumating. Wala na talaga kayong ginawa kundi mamperwisyo sa baryong ito. Huwag mo kaming pakialaman. Humanap ka na sarili mo pagkain. Tumayas ka dito sa teritoryo ko. Eh paano kung ayaw ko? Pipigilan kita. Hindi ako papayag na dito kayo magalak ng lakim. Galit na umangil ang dalawang aswang. Matapos ay buong bangis silang naglaban. Nagtagisa ng lakas. Nagpagulong-gulong habang sinasagpang ang bawat isa. Pero higit na malakas ang ikalawang aswang. Nasakmal nito sa leeg ang unang aswang. Binali ang liig noon at matapos ay dinukot ang puso. Nang mapatay ang isang aswang, kaagad na umalis sa lugar na yon. Dahil humingi na ng saklolo ang may-ari ng kambing. Isa si Kuya Narding sa sumaklolo. Tignan nyo, nagbabago na ang yung aswang. Laging tao na siya. Hindi taga rito yung aswang na yan. Marahil itayo lang para dito mambiktima. Mabuti na nga lang eh, meron pang dumating na isang aswang. Tapos, pinigilan niya kainin yung alaga ko. Anong ibig mo sabihin pare? Dalawa yung aswang dito kanina? Oo, pinigilan nung nanalong aswang ang aswang na yun. Hindi sila nagkasundo kaya sila nag-away. Tapos umalis na yung isa. Kung ganun eh, naulit lang yung kwento ni Emil. Ganun din kasi nangyari sa kanya eh. Iniligtas siya ng aswang sa isa pang aswang. Mabait yung aswang na yun. Hindi siya namiminsala. Salip eh, pinipigilan niya yung mga pasaway na aswang. Nang umuwi si Kuya Narding ay naikwento niya sa amin ang nangyari. Panay naman ang ubo ni Obet habang kaharap si Kuya. Okay ka lang ba, mahal? Masama ba pakiramdam mo? Ayos lang ako, mahal. Nasamid lang ako. Meron din palang mabait na aswang eh. Akala ko lahat sila salot. Ganun talaga, Kuya. Parang tao din yan. Hindi lahat ng tao mabuti. Meron din masasama. Oo nga, tama yan si Obet. Kaya lang eh, ang aswang ay aswang pa din. Mahirap pagkatiwalaan. Kasi kapag nagutom yan, kakain din yan ang pagkain gusto nila. Kung hindi hayop, tao ang kinakain nila. Hindi nakakibo si Obet, Miss Clore. Napatingin na lang siya kay Inay. Si Inay naman ay hindi nakatagal ng titigan ni Obet. Umiwas siya ng tingin. Matapos noon ay nagpahinga na kami dahil malalim na ang gabi. Nang sumunod na araw, nagulat ako nang makita kong nasa loob ng aming kwarto si Inay. Kinuha ang damit namin ni Obet. Ano kong gagawin niyo sa damit namin, Nay? Palalabhan ko na sa kapatid mo. Nako, wag na, Nay. Ako na lang maglalaban niyan, yung mga damit namin ni Obet. Ito na lang mga damit namin ni Baby. Ah, sige. Akin na yung mga damit ni Eliza. Naglalaban na si Arlene doon eh, para maisabay na. Kinuha nga ni Inay ang mga damit ng anak ko, Miss Clore. Mabilis niyang isinama sa mga maruruming damit ng bata ang isang sando ni Obet at lumabas na siya ng kwarto namin. Ibinigay niya sa aking kapatid na si Arlene ang mga damit ng aking anak na si Eliza. Pero ang damit ni Obet, dinala niya sa kubo. Doon ay muli siyang nagsagawa ng orasyon. Nung mga sandaling yun pala ay ibinalot niya ang sando ni Obet sa manikang basahan. Kung mamamatay ka, magiging malaya ang aking anak. Matutupad ang pangarap kong yumaman kung si Emil ang magiging asawa niya. Kaya kailangan kong alisin ka sa landas ko. Unti-unti kong ibibigay ang kamatayan mo para hindi makahalata si Jenny. Nung mga sandaling yun pala, Miss Clore,
Umusal ng orasyong dasal si inay. Matapos ay itinusok ang karayom sa magkabilang tuhod ng manikang basahan. Tapos ay itinusok ang isa sa ulo ng manika. Kaya naman ang naging epekto nun kay Obet, naging balisa siya. Nang gabing yon, Miss Clar, nagulat ako nang magising ako na wala sa aking tabi si Obet. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko na nasa labas siya ng bahay. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Eh, nagpapahangin lang ako, mahal. Di pa kasi ako inaantok eh. May gumugulo ba sa isip mo? Wala naman. Kaya lang nito mga huling araw eh. Pakiramdam ko unti-unti ako nanghihina. Para bang nangangatog yung mga tuhod ko, palagi masakit din yung ulo ko. Uminom ka na ba ng gamot, mahal? Oo, mahal. May ininom na nga akong gamot para malis yung sakit ng ulo ko eh. Nako, baka trangkaso yan. Hindi ko alam eh. Pero bigat talaga ng pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Halika na, pasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na. Sumang-ayon naman si Obet, Miss Clar. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakatulog naman siya. Pero kinabukasan lang, lalong sumama ang pakiramdam niya. May trangkaso na siya. Mahal, giniginaw ako. Ang labig. Naku po, Diyos ko, Obet. Ang taas naman ng lagnat mo. Eh, teka lang, kukuha ko ng gamot. Yung gamot ko, mahal, nandun lang sa bag. Pakikuha nga. Aling gamot ba yon? Yung herbal ba? Oo, mahal. Pakikuha na nga rin ako ng tubig. Sumunod naman ako sa sinabi ni Obet, Miss Clar. Ibinigay ko sa kanya ang maliit na plastic kung saan naroon ang mga halamang gamot niya. Ininom niya ang maliit na gamot na parang buto ng guyabano. Ano, mahal? Ano pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala, mahal. Maya-maya tatalab na din to. Anong nangyayari kay Obet? Inaapoy po ng lagnat kanina, nay. Nilalamig din. Pero nakainom na po ng gamot. Maya-maya po eh, ayos na ako. Medyo tumatalab na din kasi yung gamot eh. Pakainin mo na yung asawa mo, Jenny. Baka naman nalilipasan lang ng gutom. O kaya ay sinisikmura kaya nagkakaganyan. Oo nga, mahal. Saglit lang nga, ipaghahanda kita ng almusal. Sige na, mahal. Ayos na ako. Mababa na yung lagnat ko, oh. Nang magtungo ako sa kusina ay nagtungo naman sa kubo si inay. Kaagad nitong binisita ang manikang basahan. Muling sinindihan ang kandilang itim. At muli ay nagsagawa ng ritual. Malakas ang resistensya niya ah. Hindi umuobra ang magaan. Dapat eh medyo bigatan ko ito. Sikmura mo naman ang titirahin ko. Matapos na umusal ng orasyon ay itinusok ni inay sa tiyan ang manikang basahan ng isang karayom. Ang isa naman ay itinusok sa lalamunan. Kaya naman ang epekto kay Obet, pananakit ng lalamunan at tiyan. Mahal naman, kailangan mong kumain para lumakas ka. Eh, ang sakit ng lalamunan ko, mahal eh. Hindi ko kayang lumunok ng pagkain. Kape na lang siguro kung pwede. Kahit konti lang, kumain ka naman. Para malam na niya sikmura mo. Sige na nga, kakain na ako. Pipilitin ko na lang lunukin kahit masakit yung lalamunan ko. Oo, para kapag magaling ka na, uuwi na tayo. Sige, magpapalakas agad ako, mahal. Kumain nga si Obet, Miss Clar. Pero ilang kutsarang kanin at ulam pa lang ang kanyang nalulunok. Nagsuka na siya. Ayaw nang tanggapin ang kanyang sikmura ang pagkain. Kaya naman matapos siyang magsuka, lalo siyang nakadama ng panghihina. Matutulog muna ako, mahal ko. Nalalambot ako eh. Eh sige, pero mamaya kumain ka ulit ah. Oo, matutulog muna ako para makabawi ako ng lakas. Pahinga ulit ng gamot ko. Hindi ba makakasamayan sa katawan mo, mahal? Puro na lang gamot ang laman ng sikmura mo. Eh, mas gumiginhawa ang pakiramdam ko kapag umiinom ako ng gamot. Huwag ka na mag-alala sa akin, mahal. Niyakap na lang ako ni Obet, Miss Clar. At binulungan na huwag akong mag-alala. At gagaling din siya. Pero nang mga sumunod na araw,
lalong nanghina si Obet. Paano ay hindi na siya nakakakain ng maayos at pagdating naman ng gabi, hindi siya nakakatulog. Hindi ka ba inaantok, mahal? Hindi pa kasi ako inaantok, mahal ko eh. Kapag sumasapit yung gabi, gumiginhawa yung pakiramdam ko. Aisha, ikuha mo na nga ako ng pagkain. Parang nagugutom na ako eh. Sige, saglit lang. Maghahain ako ha. Hindi, mahal. Doon na ako sa kusina kakain. Pakialalayan na lang ako. Medyo nanghihina pa ako eh. Sige, halika na. Kumapit ka sa akin. Inalalayan ko nga ang aking asawa hanggang sa kusina. Pagkatapos ay iniupo sa isang upo ang naroon. Naghain ako ng pagkain kakainin niya. Sinabayan kong kumain si Obet, Miss Clar, para ganahan siya. Sa awa ng Diyos ay nakakain naman siya at hindi nagsuka. Yun naman ang pagkakataong dumating doon si inay. Kumusta ka na, Obet? Ano nang pakiramdam mo? Ito po, medyo nanghihina pa po pero nakakakain na po. Pero sa tingin ko ay madali lang po ako makaka-recover. Eh, mabuti naman kung ganon. Eh sige, kumain ka para lumakas ka. Opo, inay. Asya, sige. Ako'y magpapahinga na, ha? Jenny, ikaw na ang bahala kay Obet, ha? Doon muna ako sa kubo. Pres kong matulog doon, eh. Sige po, nay. Nang lumabas ng bahay si inay at nagtungo sa kubo, muling nagsagawa ng orasyon sa ikatlong pagkakataon. Dinagdaga ng mga karayom na nakatusok sa manikang basahan. Pati ang mga balikat at kamay, tinusukan na din ng karayom. Talagang matibay ka, ha? Gusto mo pang pahirapan kita bago ka bumigay, ha? Tingnan natin kung makakatagal ka pa. Biglang sumigaw si Obet habang hawak ang kanyang ulo at tiyan. Kaya naman nagulat ako sa reaksyon ng aking asawa. Dahil ngayon ay mas masakit pa ang nararamdaman niya sa buo niyang katawan. Ang sakit ng ulo ko tsaka ng katawan ko. Ang girot ng aking mga kalamnan. Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, mahal? Sobrang sakit. Oh, ano nangyayari ba'yo? Mahal, sobrang sakit ng ulo ko. Pati yung buong katawan ko. Kuya, mabuti pa dalhin na natin siya sa doktor. Narinig kong sumisigaw si Obet. Anong nangyayari? Inay, sobrang sakit daw po ng ulo at buong katawan niya. Dalhin na natin siya sa doktor, nay. Hala sige, dalhin niyo na yan sa ospital. Mag-iingat kayo, ha? Obet, mahal, kaya mo pa ba? Hindi ko na kaya, mahal. Parang binibiyak yung ulo ko. Tatagan mo loob mo, Obet. Dadalhin ka na namin sa doktor. Sa tulong ni Kuya Narding ay dinala namin si Obet sa ospital, sakay ng tricycle. Nang makarating kami sa ospital, kaagad naman siyang inasikaso ng mga doktor. Yun nga lang, kahit anong gamot ang ibigay, parang hindi tumatalab. Hanggang sa muli niyang inumin ang gamot na siya lang ang nakakaalam kung anong klaseng gamot yun. Pagkatapos noon ay kumalma si Obet, Miss Clar. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Bakit sabi ng doktor eh, nahihirapan silang malaman kung anong klaseng sakit yan? Umuwi na tayo, mahal. Lalaki lang yung bill kapag nagtagal pa tayo dito. Eh teka, ayos ka na ba? Oo, mahal. Kaya ko na yung sarili ko. Sige, babayaran ko lang yung bill at uuwi na tayo. Matapos nga na mabayaran ko ang bill ng ospital ay umuwi na kami. Nang makauwi sa bahay, kaagad akong nahiga sa tabi ni Obet. Alas dos ng madaling araw nang ako ay magising. Wala sa aking tabi si Obet. Kaya naman bumangon ako para hanapin siya. Wala siya sa loob ng bahay, kaya naman lumabas ako. Nakita ko ang maliwanag na buwan. Narinig ko ang malalakas na alulong ng aso. Pagkatapos ay nakita ko ang isang aswang na nilalapa ang isang buhay na manok. Aswang! Aswang! Sandali lang, Jenny. Huwag kang matakot. Kilala mo ko?
Sa halip na sumagot ang aswang, nagbago ito ng anyo. Ang aking asawa na si Obet ay isa palang aswang, Miss Clar. Mahal? Obet? Isa kang aswang? Isa akong mabuting aswang, mahal ko. Ako yung pumatay sa aswang na bibiktima sana kay Emil. Tapos ako din yung pumatay sa aswang nakakain sana sa alaga ni Mang Anton. Kaya pala kumakain ka ng hilaw na karne? Sa totoo nga lang eh, matagal na akong hindi kumakain ng hilaw na karne pero wala na akong mapagpilian. Kailangan kong gawin to para lumakas yung aking katawan dahil hindi ordinaryo sakit yung dumapo sa akin. Anong ibig mo sabihin, mahal? Kung hindi sa pagiging aswang ko at sa gamot na aking iniinom, baka matagal na ako namatay, mahal ko, sa lupit ng kulam na ginawa sa akin. Ano? Kulam? Anong ibig mo sabihin, mahal? Napansin ko na pabago-bago kasi yung timpla ng katawan ko eh. Tapos nasa ospital ako, doon ko napansin na hindi pantay pala yung daliri ko. Kaya nasisigurado ko na hindi doktor ang aking kailangan kundi albularyo. At bakit albularyo? Dahil merong kumukulam sa akin, mahal ko. Unti-unti niya akong pinahihirapan hanggang sa ako'y mamatay. Diyos ko naman, mahal. Bakit naman ganun? Sino naman ang gagawa sa'yo ng ganyan? Samahan mo ako bukas sa albularyo. Kailangan natin maagapan to bago mahuli ang lahat. Sige, mahal. Puntahan natin si Mang Ambo. Pero mahal, kahit ganito ako eh, sana hindi magbago ang pagtingin mo sa akin. Mahal kita, Obet. Alam mo yan, naging mabuti kang asawa sa akin at sa anak natin. Kaya ano ka man, tatanggapin kita. Salamat, mahal ko. Matapos noon ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Muling pagsapit ng umaga, nanghina si Obet. Kaya naman pinuntahan namin ang isa sa pinakamagaling na albularyo sa aming lugar. Patingin nga ng mga daliri mo't pagpantayin mo. Ito po, tignan nyo. Hindi po siya pantay. Kung ganun eh, kinukulam ka nga kaya patuloy ka nagkakasakit. Magagawa nyo po ba akong pagalingin? Tsaka malalaman nyo po ba kung sino gumawa sa akin nito? Susubukan ko ang aking magagawa. Patingin nga ng pulso mo. Kinapa ni Mang Ambo ang pulso ni Obet. Pinakiramdaman niya yon. Pumikit si Mang Ambo at dinama ang aura ng mangkukulam na siyang responsable sa nangyayari kay Obet. Hindi nagtagal ay napaubo si Mang Ambo. Pagkatapos ay natutok niya ang kanyang dibdib. Sumuka siya ng dugo, Miss Clar. Ano po nangyayari sa inyo, Mang Ambo? Napakalakas ng mangkukulam na yon, Jenny. Hindi ko siya kaya. Eh, makikilala niyo po ba yung mangkukulam, Mang Ambo? Hindi ko siya kilala. Malakas siya kapangyarihan niya kaya hindi siya basta-basta makilala. Kaya subukan niyo sa ibang albularyo. Sige po, Mang Ambo. Maraming salamat po. Umalis na kami ni Obet, Miss Clar. Iniwanan namin si Mang Ambo. Muli ay nagsagawa ng ritual si Mang Ambo dahil ng pagkakataon pa lang yon. Nagre-ritual din ang aking inay. Hanggang ang espiritu ni inay makarating sa harapan ni Mang Ambo. Nakita ni Mang Ambo ang wangis ni inay. Huwag kang manghimasok sa mga ginagawa ko, tandang Ambo. Napakasama mo para parusahan ng ganun ang taong yun. Hindi ako papayag na sirain ang sino man ang aking plano. Mananagot kayong lahat. Malupit kang mangkukulam. Asawa na anak mo, kinukulam mo. Hindi mo na yan masasabi pa sa iba. Dadalhin mo na yan sa libingan mo. Hindi nagtagal ay napahawak si Mang Ambo sa kanyang dibdib. Sumuka siya ng dugo. Bumagsak sa sahig at tumirik ang mga mata. Hindi nagtagal ay nawalan ito ng buhay. Naglaho naman ang wangis ni inay. Mahal, baka naman may kakilala ka pa oh. Yung kayang tapatay yung kapangyarihan ng mangkukulam. Si Aling Carmen. Sa kanya tayo lumapit. Sige, tayo na. Pakiramdam ko nakikipaghabulan na lang ako sa oras. Kaya mo yan, mahal ko.
Huwag kang bumitaw. Oo, mahal. Kahit paano nakakatulong sa akin yung pagiging aswang ko. Kaya nakakabawi ako ng lakas pagdating sa gabi. Pero sana kapag gumaling ka, mahal, mawala na din ang ganyang katauhan mo. Oo, mahal. Para sa'yo, lahat gagawin ko. Naghanap na ulit kami ng tricycle na masasakyan, Miss Clark. Hanggang sa makakita nga kami ng dumaraan. Nagpahatid kami sa bahay ni Aling Carmen. Kaagad naman kaming tinanggap ni Aling Carmen nang makarating kami sa bahay niya. Aba eh! Malakas naman kukulam ang may kagagawan niyan sa'yo. Hindi ko kayang tanggapin ang sumpa ng kanyang kulam. Pero kaya kong magsagawa ng pagtatawas para makilala siya. Baka nakagawa ka naman ng kasalanan, kaya ka ginaganyan. Sige po, kahit yun lang po yung maitulong niyo sa akin. Oo nga po, Aling Carmen. Yung makilala ang makukulam, malaking tulong na yun sa amin. Sige, walang problema. Aalamin natin kung sino siya. Kumuha ng plangga ng itim si Aling Carmen. Nilagyan niya yun ng tubig. Pagkatapos ay kumuha ng mga butil ng palay. Inihagis sa tubig na kaagad nagputukan na parang popcorn. Humiwalay ang balat sa butil na naging bigas. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kandila. Itinapat yun sa tubig na nasa planggana. Habang nasusunog ang kandila, ang mga natunaw na bahagi noon ay pumapatak sa tubig. Unti-unting nagkaroon ng hugis sa mga kandila na nasa tubig, Miss Clark. Patuloy yung ginawa ni Aling Carmen habang bumubulong ng orasyon. Base dito sa nakikita ko eh, isang babae ang nagpataw ng kulam sa'yo. Malaki ang naging sama ng loob niya sa'yo. Sino pong babae, Aling Carmen? Hindi klaro kung sino siya eh. Pero natitiyak kong kilala mo to, Ineng. Kaya mabuti, alamin nyo kung sinong babae ang nakaaway nyo nitong mga nakaraang araw. Siya ang mangkukulam. Babae? Wala naman po akong nakakaaway na babae ah. Oo nga po, Aling Carmen. At saka, mag-iisang linggo pa lang po kami dito. Sa lugar na pinanggalingan ninyo. Baka meron kayong nakaaway na sumama talaga ang loob sa inyo. Kaya ganyan ang ginagawa sa'yo. Wala po akong natatandaan na nakaaway ko na babae. Pag-isipan niyong mabuti. Kung makikilala niyo siya eh, pwede kayong makiusap na alisin ang kulam. Pero sino? Wala ho talaga kaming maisip kung sino ang mangkukulam na yan. Kahit alam na namin na babae ang kumulam kay Obet ng mga sandaling yon, palaisipan pa rin sa amin kung sino ang mangkukulam. Dahil hindi pa rin naman klaro ang sinabi ng magtatawas na si Aling Carmen. Kaya nang makauwi kami, kaagad na nagtungo sa kwarto si Obet. Pagod na pagod siya, Miss Clark. Ako naman ang nagtungo sa kusina para kumain. Anong nangyari sa lakad nyo, Jenny? Nalilito na ako, Nay. Hindi ko na alam kung saan ipapagamot si Obet. Sabi ng mga manggagamot, kinulam daw siya eh. Kinulam? Aba eh, sino daw ang kumulam? Eh, hindi nga nila maklaro, Nay eh. Kasi daw malakas yung kapangyarihan ng mangkukulam. Hindi nila kaya. Aba, Jenny, kung delikado na ang lagay ng asawa mo eh, mas mabuti pang ihatid mo na yan sa mga magulang niya para alam nila ang nangyayari sa kanya. Nay, hindi ko gagawin yan. Naging mabuti pong asawa sa akin si Obet. Kaya ngayong may sakit siya, hinding-hindi ko siya pababayaan. Aba, ang akin naman eh, payo lang. Para alam ng magulang niya ang nangyayari sa kanya. Alam ko gagaling siya, Nay. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Eh pero sa tingin ko, hindi na magtatagal yan si Obet. Matapos noon ay umalis na si Inay. Muli ay tumulo ang aking luha. Hindi ko naman pwedeng sundin si Inay na iwanan si Obet sa panahong kailangan niya ako. Nang muling sumapit ang gabi, lumabas kami ni Obet ng bahay. Alis muna ako, mahal. Kailangan kong gawin to para manumbalik yung lakas ko habang bilog yung buwan. Alam mo, mahal,
Ayoko sana na muli kang magpaalipin sa katauhang aswang mo eh. Pero ayoko din naman na mawala ka sa akin. Hindi ko mawawala sa'yo, mahal. Babalik ako bago magumaga. Mag-iingat ka, mahal. Oo, mahal ko. Noon din ay umalis si Obet, Miss Clar. Nakita ko na nahihirapan siyang maglakad. Pero nang magpalit na siya ng anyo, naging malaking asong itim siya at parang naging malikse. Tumakbo na gabay ang liwanag ng buwan. Tinahak ni Obet ang kakahuyan at madilim na gubat. Hindi nagtagal ay nagpalit siya ng anyong ibon at lumipad. Nung mga panahong yon ay umuwi pala siya sa kanila para ipaalam ang nangyayari. Yun po yung buong katotohanan, ama. Isang malakas namang kukulam ang bumiktima sa akin. Ay siya, inumin mo ang langis na ito para kahit paano eh, mabawasan na sakit ng katawan mo. Magagawa din ang langis ng aswang ang mapagaan ng kulam na yon. Salamat po, ama. Basta palagi mo tatandaan, ha, na kahit meron tayong ganito katauhan, ay tatandaan mo ay nasa panig tayo ng kabutihan. Huwag kang pumares sa ibang naging masama at pinanindigan na ang pagiging aswang. Opo, ama. Salamat. Mag-iingat ka. Ingatan mo din yung asawa at apo ko, ha? Opo, ama. Alis na po ako. Salamat po, ha? Kahit paano, naging maginhawa yung katawan ko. Tumalab na din po yung langis ng aswang na aking nainom. Muli ay naglakbay sa papawirin si Obet sa anyong ibon para mabilis na makaalis doon at muli ay makarating sa aming baryo. Pagbaba niya ay naging isang malaking asong itim ulit siya. Nung mga pagkakataon namang yon ay naisip kong puntahan sa kubo si inay. Nang sumilip ako sa nakaawang na pintuan, nagulat ako sa aking nakita. May sindi ang itim na kandila. Hawak ni inay ang manikang basahan kung saan doon nakabalot ang sando ni Obet at nagsasagawa siya ng ritual. Naisip ko ang sinabi ni Aling Carmen na malapit sa akin ang kumukulam sa aking asawa. Inay, anong ginagawa niyo? Jenny! Kayo palang mangkukulam na nagpapahirap sa asawa ko. Yan ang katibayan, Nay. Ang damit ni Obet na nawawala. Bakit niyo to nagawa, Nay? Dahil gusto kong mawala siya sa buhay mo, Jenny. Kapag namatay si Obet, magkakaroon ulit ng pagkakataon si Emil sa'yo. Puro na lang kayo, Emil, Nay. Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Wala akong pagmamahal sa taong yun. Huwag kang tanga, Jenny. Kapag si Emil ang naging asawa mo, magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Pati ako makakatikim ng kaginhawahan. Ay, ang naging asawa mo. Yan si Obet. Ano bang maibibigay sa iyo niyan? Nay! Mahal ko po si Obet. Yung kaligayahang nabibigay niya sa akin, hindi yun matutumbasan ng pera. Napakatanga mo talaga, Jenny. Mabubusog ka ba ng lintik na pagmamahal na yan? Ngayon ay alam ko, Nanay. Pansariling kapakanan nyo lang iniisip nyo. Yung maging marangya ang buhay nyo kapag naging asawa ko si Emil. Iyan talaga ang pangarap ko, Jenny. Pangarap na sinira ng asawa mo. Kaya naisip ko nung magbabakasyon kayo dito, tataposin ko ang buhay niya para maging malaya ka ulit. Hindi ko akala, Inay, na magagawa niyo yung ganyang kasamaan para sa pansariling kapakanan niyo lang. Para sa iyo ang ginagawa ko, Jenny! Tigilan niyo na to, Nay. Itigil niyo na ang pangkukulam niyo sa asawa ko. Akin na ang manikang yan. Akin na! Tumigil ka, Jenny! Nag-agawan kami ni Inay sa manikang basahan hanggang sa maitula ko siya sa papag at makuha ang manika. Inalis kong isa-isa doon ang mga nakatusok na karayom, pati ang nakataling itim sa bewang at leeg ng manika. Naging mabuting anak ako sa inyo. Naging mabuti din si Obet sa inyo. Pero dahil sa paghahangad niyo ng salapi, nagawa niyo ang bagay na to.
Kahit alisin mo ang mga karayom na yan, baliwala na rin, Jenny. Tatalab pa rin sa kanya ang sumpa ng kulam ko hanggang di nababawi ang orasyon. Kung ganun eh, nagmamakaawa na ako sa'yo, Nay. Alisin mo na ang orasyon sa asawa ko. Hindi ko na yun magagawa pa, Jenny. Kung hindi mo yun gagawin pa, mabuti pang tapusin na kita. Ang kamatayan mo ay katumpas ng pagdaya sa isang sumpa. Ano? Sino ka? Mula sa likuran ni Inay, naglago sa dingding ng kubo ang aswang na si Obet. Nakatalikod si Inay kaya hindi siya nakailag. Nahawakan kaagad siya ni Obet at ang matatalas na pangid nun, nakaamba na sa lalamunan ng aking ina. Alam ko na si Obet ang aswang na dumating at alam ko rin na hindi niya sasaktan ang aking inay dahil makahulugan ang mga tingin niya sa akin. At dahil nasa ganoon siyang anyo, hindi siya kilala ng aking inay. Kapag mamamatay ka, mababaliwala na ang sumpa ng ulam mo, kaya kakainin na lang kita! Huwag po! Huwag! Ayoko pang mamatay! Ang katulad mong masasamang mangkuulam ay dapat nawawala sa mundo. Kaya kakarating ko na at tutukutin ko ang puso mo. Gusto mo ba matikman ang matalas kong pangil, ha? Huwag po! Magpapakabait na ako! Hindi na ako mangungulam pa! Huwag mo saktan ang nanay ko! Kahit naging masama siya, eh nanay ko pa din yan! Kung ganon, alisin mo ang sumpa sa manuha mo! Pabayaan mo siyang mabuhay sa piling na anak mo dahil maligaya silang dalawa. Sige po, gagawin ko na. Ngayon na, bago pa magbago ang aking isip at labahin kita. Takot na takot si Inay, Miss Clar. Noon din ay inusal niya ang ritual na orasyon para palayain sa kulam ang aking asawa. Tapos na po, gagaling na si Obet. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo. Siguradong wala na ang sumpa ng kulam sa kanya. Huwag ka na ulit uulit ha. At huwag ka na rin mag-uulam kahit kanino. Kapag ginawa mo yan, babalikan kita at hindi na ako magdadalawang isip na tapusin kita. Opo. Opo. Hindi na po. Buhayin niyo lang po ako. Sige. Ibabalato ko na sa iyo yung buhay mo. Pasalamat ka at meron kang anak na kagaya niya. Kung hindi, nilapa na kita. Pagkatapos noon ay umalis na ang aswang, Miss Clar. Napahagulhol naman si Inay. Niyakap ako kasabay ang paghingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali. Salamat, anak. Iniligtas mo ako sa aswang. Napakiusapan mo siya na huwag ako lapain. Nay naman, kasi kayo eh. Patawarin mo ako, anak. Naging makasarili nga siguro ako sa kagustuhan kong magkaroon ng marangyang buhay. Naisip ko na ikaw ang magiging daan para makamit yon. Pero mali pala. Kahit nagawa niyo yon, Nay, maaring magtampo ko sa inyo, pero magalit. Hindi ko magagawa yun kasi mahal ko kayo. Ina ko kayo eh. Maraming salamat, anak. Sana eh patawarin mo ko at kalimutan na ang nangyaring ito. Basta, Nay, huwag niyo na lang pong uulitin na gumawa ng ritual at mangulam, ha? Hindi ko nagagawin yun. Pangako. At saka, pwede ba? Huwag mo na itong sasabihin kahit kanino. Kahit kay Obet. Opo, Nay. Matapos noon ay yumakap sa akin ng mahigpit ang aking inay. Patuloy pa din ang pag-iyak. Dama ko pa rin ang malakas na tibok ng kanyang dibdib dahil sa matinding takot sa aswang. Matapos noon ay pumunta na kami sa loob ng malaking bahay kung saan ay nakita namin na naroon si Obet. Nakaupo sa papag na parabang walang nangyaring anuman. Nang makita ko ni Obet, lihim akong kinindatan. Ano, mahal? Ayos ka na ba? Oo, mahal.
Parang bigla naging maayos na yung pakiramdam ko. Parang nagugutom na tuloy ako. Gusto mo bang kumain, Obet? Anak, ipaghahain kita. Opo, ilang araw na ako hindi nakain na maayos eh. Parang gutom na rin ako. Aba, sige, sandali lang. At maghahain ako ng pagkain mo. Salamat, Nay. Oo naman. Sabay-sabay na tayong kumain, ha? Parang bigla din akong nagutom eh. Nagtungo nga sa kusina si Inay at naghanda ng pagkain. Tapos ay sabay-sabay na kaming kumain. Hindi alam ni Inay na si Obet ang aswang na nakaharap niya. Binigil lang siya ng leksyon para itigil na niya ang masama niyang gawain. At alam ko natutuparin yun ni Inay. Dahil nang sumunod na araw, lahat ng mga gamit niya sa pangkukulam, sinunog na niya. Kabilang ang mga karayom upang tuluyang magbagong buhay at hindi na magpaalipin pa sa kadiliman ng pangkukulam.